Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang palapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Sa Ebanghelyo, sinasabi sa atin ni Jesus na ang tunay na kaligayahan ay makakamit lamang sa pagsabuhay sa mga banal na pagpapala, lukaman at pinagkakaitan. Pinupuno naman sila ng Diyos na kaginawang dulot ng kanyang pananatili sa kanilang piling. Sa pagdiriwang natin ng pambansang lingkod ng Biblia, na may temang Biblia ang pag-asa sa pagundad ng komunidad, inaanyahan tayong mabuhay, isabuhay ang salita ng Diyos upang makamit ang tunay na kaligayahan sa tulong na rin ng ating kapwa at ng komunidad. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na pag-aayon na tutulog ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mo magas. Kami at pingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Hawaan tayo ng mga pangyarihan, Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
makasamba sa iyo ng may looping taimtim na totoo at kami rin na may magmahal sa aming kapwa-tao na may damdamin ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin ninyo ang buon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwira at iyon ang iyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang pukot. At ang iiwan ko roon ay mga tao mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklon. Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan at hindi na magsisinungaling ni Mandarayaman. Uulat ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga Aba, ay mapalad Diyos ang hari nilang lahat. Mga Aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maaasahan laging Panginoon, panig sa naapin, ang Diyos na hukum, may pagkain handa na nangangurutong. Mga Aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya nila ang mga nabiyag, isinasauli, paningin ng bulan, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Mga Aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinanggalang ang mga dayuhan sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila, masamang balangkas pinipigil niya. Mga Aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na puhon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Mga Aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang saya paningin ng sanlibutan ay marunong makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahanga upang hiyain ang marunong at ang mahina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hama walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos sa Kanya mula ang ating pag-ipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at niligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Magdiwang kayo'y magsasabi.
sa inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ng makita ni Jesus ang napakaraming tao, umangon siya sa bundok, pagkaupo niya ay lumapit sa kanyang mga lagad. At sila'y tinuruan niya ng ganito, mapalaw ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat natamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga gumagawa ng daan sa kapagkakasundo, sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapapalad kayo kapag dahil sa akin nalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na bawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. Pinagdiriwang po ngayon ang simbahan ang National Bible Sunday. Yung kahalagahan na nasusulat na salita ng Diyos. Well, hindi po inaalis dito yung baka sabihin ni my father ay nagsalita ang Diyos sa akin kanina. Hindi ko sinasabi na hindi pwedeng mangyari yun. Pwedeng mangyari yun. Pero kung talagang nangyari yun, ay yun ay something to be seen. Makikita pa natin later on. Pero isa lang ang maliwanag kapag sinabi natin yung salita ng Diyos, isa po yung maliwanag na tinatanggap natin. Alin yun? Yung nasusulat na salita ng Diyos. At para sa atin po, ay ang banal na kasulatan, ang Biblia, na siyang pinahawakan natin, na siyang pinagkagalingan ng ating panginilay tuwing tayo ay nagtitipon. Hindi lamang po tuwing banal na pagdiriwang ng misa. Ito yung salita ang nasusulat na salita ng Diyos. Ito yung maging kamay natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Ngayon po, sa mga ipinapahayo natin, sa binawa natin, sabi mo po sa ating Bible Apostolate ay sana po yung magsimula malaman ng Bible Enthronement. Kaya po ngayon sa taon na ito, isa pa lang. Isa lang muna. Yung misa natin bukas ng umaga. Sana nga po sa lahat ng chapel magkaroon tayo ng Bible Enthronement tuwing pagdiriwang ng National Bible Week. Kailan po ngayon ay nagsisimula pa lamang tayo na lalim ang pasigla ang ministeryo ng Bible ministry natin. Kaya, yun po muna. Magkaroon muna tayo ng Bible enthronement. Kunti-unti. Pero, sana po, tuwing araw ng Linggo, maging bahagi ng ating panginilay na huwag natin kalimutan na pinanggagalingan ng ating paginilay ay ang salita ng Diyos.
partikular ang masusulat na salita ng Diyos. At narinig po natin ngayon, mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo, ni San Mateo, nakita po natin din ang walong pagpapala. Ni San Marcos, sinati po ito, apat na pagpapala at apat na sumpa. Mapapalad ka at sa uwing palad ka. Yun po yung sumpa. Pero para po sa Ebanghelyo San Mateo, walong pagpapala. Ngayon, ito pa rin yung ating binibigyan ng sabi mo. Sana magkaroon din tayo ng tablet ng 8 Beatitudes nilang. Medyo pinag-isipan pa natin kung saan natin ilalagay at kung paano natin ilalagay. No? Mayroon tayong tablet ng 10 Commandments. Dapat mayroon din tayo ng may lagay din natin yung 8 Beatitudes. No? Kasi bakit? Maliwanag na ito yung isang dakilang mensahe na nasusulat na salita ng Diyos. Ito yung unang mensahe. Number one. Ano yun? Pagpapala ng Diyos. Huwag natin kalimutan. Pagpapala ng Diyos. Kaya nga po yung ikalawa natin pagbasa, dito po sa Ebanghelyo, walong pagpapala, mapapalag ka. Na ipinapamanhin ko sa atin dito, sabi nga, kumisan na yung mga taong sinasabi nila na, Father, yung po naman banal na kasulatan, ay ito naman ay mensahe para sa mga talunan. For the losers, kasi sabi nga naman yun, Aba, nahahapis. Hindi siya compatible. Mga nagmimiting matupad ang kalooban ng Diyos. Ang mga mahabagin na may malinis na puso. Ang mga pinag-uusig. Ang mga gumagawa ng daan ng paipagkasundo. So, sa tingin ng iba, ito ay para sa mga talunan. Hindi mo. Ang banal na kasulatan ay para sa mga talunan. At para din mo sa mga nananalo. Pero hindi lang sa mga nananalo. Kasi huwag natin kalimutan yung paanyayan na ibinigay po sa atin ng ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Kaya ano pong muli kong basahin sa inyo yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto kasi maging maliwanag sa akin na ang mensahe ng Diyos ay hindi lamang mo para sa mga talunan. Kasi bakit? Ang mensahe ng Diyos ay para sa mga talunan sa mga nananalo. At kung papansin natin, kung para lamang sa mga nananalo, maliit lang na porsyento. Pero kaya makita po natin dito na halos ang binabanggit ko sa Ebanghelyo natin ngayon ay mga talunan kasi nga may hirap mga duka. No? Pero ano? They comprises the great part of the total population. Malaking bahagi po ang sinasabi. Kaya pakinggan muli natin yung kalong pagbasa. No? Sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa Matan. Ano sabi niya? Mga kapatid, alalahanin ang inyong katayuan ng kayong tawagin ng Diyos. Ano sabi ni San Pablo? Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong. Hmm? Ano naman talaga ang mga marunong? Sino lang ba kayong mga top? Kaya ka sinabi yung top. Top 10. Makapangyarihan. Ano ba makapangyarihan sa isang bayan? Sino lang ba kayong makapag-ilan lang? A handful at mahalika. Sino yung pinanganak of noble birth? Subalit, pinili ng Diyos ang palagay ng sanlibutan ay kahangalan ng hiyain ng marunong at ang may hina na sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili ang mga itinuturing na hamak, walang halaga,
At walang kamuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakipagkaisa kay Kristo Jesus na ginagawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya ang pinawalang sala ng Diyos, pinagiging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat may pagmalaki nang may ibig magmalaki. Ano? Kaya po, ang pinaka-base ng ating pananampalataya na makita po natin sa Banal na Kasulat at makita po sa buong Biblia ulit, ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos. Hindi natin ginagagawa ito, gawa ng sarili nating kakayanan. Kunit alin, gawa ng pagpapala ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Ano lang ang pwede natin ipagmalaki? Pinagpala tayo ng Diyos. At ito yung mensahe ng walong pagpapala. Mapapala. At ano yung higit na pagpapala na huwag natin kalimutan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? Ay, hindi sapagkat ikaw ay maraming pera. Ha? Hindi sapagkat ikaw ay marami kang fans. Hindi sapagkat ikaw ay may kapangyarihan. Ngunit ano? Ipinahayag din mo sa atin sa ikalawang magbasa. Ngayon, ay ano, iniligtas. Ha? Iniligtas. Ano pa? Pinawalang sala ng Diyos. Ano pa yung term na ginagamit? Pinapaging banal. Ipinaging banal. Iniligtas, pinagwalang sala, ipinagpabanal. Kaya nga ang tawag yung blessed, holy. Yun ang huwag natin kalimutan. Bakit? Yun ang dakilang biyaya na pinagkakaloob ng Diyos, ang pagpapala. At ang iyon, ang makasama ang Diyos. Yung kasi yung holiness eh. Yun ang blessedness. Yun ang dakilang pagpapala. Ang makasama tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian sa dami. Kaya yun po yung pinakabase na huwag natin kalimutan. Lahat at yun ang dapat natin ipagmalaki. Pinagpala tayo ng Diyos. Kaya bahagi rin po ng gawain natin kung bakit iniiwasan natin ang huwag gumawa ng masama kasi bakit? Pinagpala tayo ng Diyos. Bakit natin ginagawa yung kabutihan kasi bakit? Pinagpala tayo ng Diyos. Ulitin ko ulit. Babalik kasi tayo. Kasabing kasi ni Ibe. Bakit ka gumagawa ng kabutihan para pagpalain ako ng Diyos? Mali. No? Mali yun. Bakit ka gumagawa ng kabutihan kasi pinagpala ako ng Diyos. Hindi ka gumagawa ng kabutihan para pagpalain ka ng Diyos. It is not yours. Kung bakit ka nakapagagawa ng kabutihan, yun ay gawa ng Diyos. Kaya ka gumagawa ng kabutihan kasi bakit? Pinagpala ako ng Diyos. Yun po yung unang bahalagang bahagi na ipinagkakaloob sa atin ngayon sa Ebanghelyo na ito. Pangalawa, bahagi yun ang pagkilos na kung saan ang makita po natin na sa hamon na ipinamamanig sa atin ang poong ikapal, lalong-lalong po sa biyaya na binigyan niya ng pagtugon na tulad po na ipinahayag na rin po sa aklat ni Propeta Sofonias na alin, hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin, baka sakaling kayo ipatawarin at iligtas sa araw ng kalungkot. At ang iiwan ko roon ay ang mga taong magpapakumbaba na lalapit sa akin upang paksaklolo ang natira sa Israel na hindi na gagawa ng kasamaan
at hindi magsisinungaling ni mandaraya. Uulad ang kanilang buhay at magiging banata at wala silang katapatan. Ito yung kabanata na pinahayag mula pa po ni Aklad sa Punas. Kaya ano yung pagkilos na kung saan yung gagawin natin? Kaya natin nagagawa ito ay alin. Yung term na ginagamit po kami sa Diba ay alin. Balik hantong sa Diyos. No? Anything comes from the blessing of God. Ano yung ginagawa natin? Hindi tumayad sa Diyos. Yung ginagawa natin alin, ibinabalik lamang natin ang para sa Diyos. Magka nakakatutulong sa iyong kapwa kasi ibinabalik ko lamang yung